Ayon po sa maraming pag-aaral at sa obserbasyon na rin natin mismo, ang aso ang pinakasikat na pets sa buong mundo. Marahil ay dahil na rin po sa sila ay cute, maamo, loyal at matalino. Pero higit sa lahat, nagagamit sila sa pagbabantay. Well, sino ba naman ang may ayaw sa isang gwardiya na hindi humihingi ng sahod, kundi pagkain lamang? Kaya sa video po natin ito ay pag-uusapan natin ang 10 sa pinakamatapang na lahi ng aso sa buong mundo. Pero bago ang lahat, ako po si Kuya Eddie at sabay-sabay tayong mapaaha sa 10 pinakamatapang na lahi ng aso sa buong mundo. Subscribe and hit that bell icon. Salamat pala sa dogs.com na source natin sa videong ito. Number 10, German Shepherd. Sigurado akong nakakita ka na nito, kabayan, dahil isa sila sa pinakakilalang lahi ng aso sa buong mundo. Sila rin ang pinakapaboritong police dog dahil sa kanilang talino, versatility at loyalty. Madali silang makapick up ng mga commands at tricks, kaya napakadaling turuan. Isa pang interesting na bagay sa asong ito ay ang kanilang katapangan. Kapag na-train sila bilang mga protective dogs, delikado sila sa mga taong nagbabalak ng masama sa kanilang mga amo. Kaya naman sila ay isa sa mga most recommended watchdog sa mundo. Yun nga lang, upang maiwasan na ang aso ay makadisgrasya, kailangan nito ang proper training. Kung nais ninyong mag-alaga ng German Shepherd, ay karaniwang naglalaro sa 20 to 50k ang presyo nito sa ating bansa. Number 9, Doberman Pinscher. Ang asong ito ay matangkad, maitim at may itsura na inihahalin tulad sa God of Underworld ng Egypt na si Osiris, kung kilala po ninyo. Ginawa ang breed ng aso na ito upang magsilbing proteksyon ng isang mailman noong 1900s, kaya no wonder bakit isa sila sa pinakamatapang na lahi ng aso sa mundo. Ayon sa mga eksperto, nasisense ng asong ito ang panganib sa paligid at kusa silang nagre-react. Agresibo rin ang aso sa mga taong hindi pamilyar sa kanila, kaya naman hindi advisable sa mga taong may Doberman Pinscher na iniiwang nakawala ang aso. Tulad po ng German Shepherd, ay kilala rin ng Doberman Pinscher bilang mga police dogs dahil sa sila ay alerto, maliksi, matapang at matalino. Kaya kung may Doberman ang inyong mga kakilala, kabayan, naku, ingat-ingat kayo sa pagbisita sa kanila. Ang presyo ng Doberman sa Pilipinas ay karaniwang umaabot po sa 20 to 30k. Number 8. Well, hindi po yan German Shepherd, kundi isang Belgian Malinois. Madalas nga ang mapagkamala ng mga Belgian Malinois bilang mga German Shepherd dahil sa halos parehas nilang itsura. Pero makikita natin ang kaibahan nila sa pangangatawan. Bahagyang mas malapad ang katawan ng mga German Shepherds at mas patulis ng kaunti ang nguso ng mga Belgian Malinois. Hindi lamang sa itsura nagkakaparehas ang German Shepherd at Belgian Malinois, maging sa kanilang uri ng trabaho. Ang Belgian Malinois ay itinuturing ng mga pulis at militar bilang best police dog. Napakabilis kasi matuto ng asong ito, mga kababayan. Bukod pa dito, walang kinakatakutan ng mga asong ito. Kaya naman ginagamit sila ng Russia bilang Russian prison dog. At kung maalala po ninyo, Belgian Malinois ang lahi ng asong si Conan na nakahuli sa leader ng ISIS noong October 2019. Ang presyo po ng Belgian Malinois sa ating bansa ay may kababaan dahil na rin sa dami ng breeders. Karaniwang 10 to 30k ang inaabot nito, depende nga po sa mga breeders. Number 7, Rottweiler. Ang Rottweiler ay tila mga Doberman na naka-steroids. Tama, mga kababayan, halos kasing tangkad sila ng mga Doberman, subalit malayong mas mabigat at malaki ang kanilang pangangatawan. Kilala rin ang mga Rottweiler bilang isa sa mga pinaka-agresibong aso. Sa ilang mga bansa nga po tulad ng USA, Rottweiler ang isa sa mga dog breeds na may naitalang pinakamaraming pag-atake sa mga tao. Kaya naman may mga bansa na nagbabawal sa pag-aalaga ng Rottweiler tulad po ng Singapore. Inaabisuhan ng mga nag-aalaga ng aso na ito na maging dominant sa aso upang maiwasan ang pagiging alpha nito. Mas magiging mabuti rin po kung matitrain ng Rottweiler upang maiwasan ang aggressive behavior nito. At dahil po dito, hindi advisable ang asong ito sa mga baguhang owners at walang experience sa pagtitrain ng aso.
Pero kung sa tingin mo ay kaya mong alagaan ang asong ito, nasa 15 to 30k po ang karaniwang presyo nito sa ating bansa. Number 6. Presa Canario. Ang Presa Canario ay isang malaking breed ng aso na maskulado at may ulo na gaya ng mga pitbull. Tumitimbang sila ng 90 to 150 pounds at 21 to 29 inches naman ang kanilang tangkad. Agresibo po ang asong ito sa ibang mga hayop, lalong-lalo na sa iba pang mga aso. Kaya naman kung kayo ay may iba pang mga pet at nais ninyong mag-alaga ng asong ito, ay dahan-dahan po ninyong ipakilala ang iba pa ninyong mga pets. Higit sa lahat, mapanganib din ang asong ito sa mga tao na hindi nito kilala. Masyado kasi itong protective sa tinuturing nitong kapamilya. And back to the ballgame, subalit kung mabibigyan ang aso ng maayos na training, ang halimaw na ito ay maaring maging malambing at maamo tulad ng iba pa pong mga aso. Ilan pa lamang ang mga may ganitong aso sa Pilipinas kaya sadyang mahal ang kanilang presyo na abot po sa 100 to 200,000 pesos. Number 5. Dogo Argentino. Ang mga puting maskuladong aso na ito ay kilala rin na matapang at sensitibo. Kaya naman hindi ubra sa kanila ang training na hindi firm at inconsistent. Kilala rin sila sa pambihira nilang lakas, bilis at athleticism. Malimit silang ginagamit ng ibang mga tao bilang hunting dogs. May isang video sa YouTube mga kababayan ng isang Dogo Argentino na nakapatay po ng isang mountain lion. At dahil nga po sa delikado ito ay nakaban ang hayop na ito sa maraming mga bansa. Sa ngayon sa Pilipinas ay wala pa kami nakikitang mga breeders ng asong ito. Well, hindi po namin yan sure. Number 4. Boer Boel. Ang Boer Boel ay isang mastiff type na dog, kaya naman napakalaki nito. Kapansin-pansin din ang aso na ito dahil sa maskuladong pangangatawan. Ang Boer Boel po ay tumitimbang ng 70 to 100 kilos at nasa 27 to 30 inches ang taas. Ginawa ang breed ng aso na ito sa South Africa noong 1800s bilang mga guard dogs sa kanilang mga bukirin, kaya naman natural na agresibo at matapang. Hindi nirerekomenda ang pag-aalaga ng asong ito sa karaniwang owners, lalo na po sa mga walang kasanayan sa pagtitrain. Dahil sa rarity ng asong ito sa Pilipinas, may kamahalan din po ang presyo nito na naglalaro sa 50 to 150,000 pesos. Number 3. Cane Corso. Ang mga Cane Corso ay powerful dogs na ginagamit sa hunting at guarding. Sa unang tingin pa lamang sa asong ito ay kapansin-pansin na ang maangas nitong itsura. Para kasing laging galit sa buhay ang itsura ng asong ito. Idagdag mo pa dito ang maskulado at malaking pangangatawan nito at tiyak na wala nang lalapit sa bahay ng mga nag-aalaga nito. Magandang alagaan ang asong ito kung ikaw po ay marunong mag-handle ng mga asong may alpha instinct o yung feeling nila sila ang leader lagi. Kung hindi naman, pero nais mong mag-alaga ng asong ito, ay mabuting ipatrain ito sa mga expert dog trainers. May mangilan-ngilan na pong mga breeders nito sa ating bansa at ang presyo nito ay karaniwang nag-uumpisa sa 50,000. Number 2. Pitbull o American Pitbull Terrier. Alam nyo ay naalala ko po tuloy ang kwento ng nanay ko noong ako ay bata mga kababayan. Kapag nakagat ka raw ng pitbull ay maglalak ang bunganga nito at hindi ka na bibitawan. Well, ang kwentong ito ay medyo totoo naman. Dahil sa lakas nga po ng panga ng mga pitbull, napakahirap alisin ang kahit anong bagay na makagat nito. Ginagamit ang pitbull ng ilang mga tao sa illegal dogfight dahil sa likas na agresibo ang asong ito at hindi sila umaatras sa isang laban. Maraming magbansa na rin po ang nagban sa pag-aalaga ng asong ito dahil sa ilang mga cases ng aksidente na na-involve ang mga pitbull. Pero kung ang aso ay matitrain po ng maayos at maagang matuturuan, napaka-loyal at malambing ng asong ito. Well, ako mismo mga kababayan ay proud pitbull owner. Sa ating bansa, nagkakahalaga ang pitbull ng 15 to 30,000 pesos. Kayo mga kababayan, anong pangalan ng inyong mga aso at i-share nyo naman ang inyong mga experiences kasama sila. Hihintayin ko ang inyong mga kuwento sa ating comment section. At para sa ating number 1, Caucasian Shepherd Dog o Caucasian of Charka.
Well, may tatalo pa ba sa aso na ginagamit ng mga tao upang itaboy ang mga lobo at oso? Sa mga bansa po tulad ng Russia kung saan napaka-common ng mga wolves at bears, kinakailangan mag-alaga ng mga tao doon ng ganitong mga aso bilang bantay sa kanilang mga livestock o alagang hayop. Karaniwang apat pataas ang bilang ng mga Caucasian shepherd na inaalagaan po ng mga tao sa Russia upang mabantayan ang kanilang mga farm animals laban sa mga predator gaya nga po ng oso. Sa kasamaang palad po, ang asong ito ay para lamang sa mga piling tao. Dahil nga kasi sa laki at aggressive behavior ng asong ito, delikado po ito para sa mga owners na wala pang masyadong alam sa pagtitrain ng aso. Kaya kung nais mo mag-alaga nito kabayan, ay maipapayo ko na itry mo munang alagaan ang mga aso na nauna nating nabanggit dahil kumpara sa Caucasian Shepherd, mas madali po silang alagaan. Sa ngayon, ay napakabihira po ng asong ito sa Pilipinas at karamihan ng mga alaga nilang Caucasian Shepherd ay mga import po galing sa ibang mga bansa. At ito ang ilan sa pinakamatatapang na lahi ng aso sa buong mundo. Para sa ating next episode ay alamin natin ang limang kakaibang mga hayop na nanigas sa yelo sa loob po ng libu-libong mga taon. Kaya kung gusto ninyong mapanood ito ay just hit subscribe and click that bell icon. Para sa huling bahagi ng ating video ay babatiin muna natin ang mga kababayan natin na nakakwentuhan natin sa mga nakaraan nating mga videos. Shoutout sa iyo kabayan, One Piece TV, salamat sa iyong pagsuporta kabayan. Shoutout din po sa iyo kabayan, Alfred Dabu, maraming salamat sa panonood kabayan ko. Batiin din natin si kabayan Jennifer Ogok, salamat din sa iyong pagsuporta kabayan at mag-iingat kang lagi. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Kung gusto ninyong makasama kami sa mga susunod pa nating mga kwentuhan ay muli, click subscribe and hit that bell icon. Muli po, ako si Kuya Eddie na nagsasabing, aha, may bago akong nalaman! Thank you for watching and see you next time. Goodbye!